Hello, kumusta mga ka-Warp Devil around the world? Mabuhay po tayong lahat. So in this vlog ay pag-uusapan natin ang OWA Mobile App. Kasi marami ang nagtatanong at nag-comment doon sa huling vlog ko about on how to apply OFW e-card. Kasi syempre, ang unang papasok sa ating isip kung paano natin malalaman kung active pa ang status ng ating OWA membership at ang mga benefits at mga serbisyo hatid ng OWA para sa ating mga OFW. Actually, pwede natin malaman ang mga ito sa pamamagitan ng pagtawag sa pinakamalapit na Polo OWA sa ating lugar na pinapasukan o sa ang bansa man tayo na-assign. O di kaya, through online, mag-download lang tayo ng OWA app from Google Store gamit ang ating mga smartphone. Welcome back po uli guys. Before we proceed, I would like to take this opportunity para magpasalamat sa inyong lahat na nag-subscribe at sumusuporta sa ating channel, That's Info TV. Kasi this time, January 2021 ay na-monetize na po ang ating channel. So maraming salamat po, mabuhay po kayong lahat. At kung ikaw ay hindi pa nakapag-subscribe, please pinutin mo rin subscribe, like, at pakihit na rin yung bell button para naman ma-notify kayo once I uploaded a new video. At lalong-lalo na gusto ko rin magpasalamat sa aking friends, sa aking pamilya na walang sawang sumusuporta all the way. And above all, I would like to thank our God for everything. So okay, tara na. Umpisahan na natin. Let's dive in sa ating smartphone. Pupunta lang tayo sa Play Store at mag-download tayo ng mobile OWA app. So ayan po, yan yung OWA mobile app. So download lang natin, i-install natin sa ating mobile. So once na na-download nyo na, i-open lang natin. So wow, ayan si Tatay Digong, idol natin yan. So may video po dito, panoorin lang natin para may dagdag, para dagdag kaalaman sa ating mga sa ating mga kasamahan na OFW. So panoorin lang natin ito. Pwede nyo rin escape kung gusto nyo, pero if I were you, panoorin natin para naman malaman natin kung ano mga benepisyo na naghihintay para sa atin ng mga active member ng OWA. So yan, no? Napakaraming mga programa at servisyo na hatid ng OWA para sa atin mga ka-OFW. So, hindi sayang yung binabayad natin sa OWA kasi may napupuntahan. Balang araw, makabilin tayo ng mga ito. So, ayan. Natapos na. So, ayan yung pinaka-mobile app niya. Yung pinaka-interface ng mobile app. So, dyan, may apat na option menu. So may login, merong renew of membership, meron ding hotlines, at meron ding program and services. So magla-login lang tayo kasi as a first time kailangan natin mag-login. I mean kailangan natin mag-sign up as a first time. So punta lang tayo sa sign up, meron diyang kailangan natin i-encode natin yung email, yung last name, first name, middle name, extension, kung meron kayo, birthday, mobile number, at saka i-register. So once na-register nyo na, meron kayong ma-receive na notification sa inyong email. So yan ang tandaan nyo. So once okay na, so mag-login lang ulit tayo gamit ng ating username na na-receive natin through
notification. So yung password naman kadalasan kalimitan ay mga yung birthday ay yung password natin. So click login. So ayan na, yun yung pinaka first menu option niya. So may lima siyang menu option diyan. So yung pinaka first ang notification. So nandiyan yung mga messages, medyo may kalumaan, saka meron siyang emergency button dito, no? Yan, i-click nyo yan kung gusto nyo humingi ng tulong sa OWA. So, type nyo lang dyan kung anong mga concern na gusto nyo ipaabot sa OWA. So, isend nyo lang. So, ayan. So, back ulit tayo. Punta tayo sa information. Kung gusto nyo, ayan, sa information, pupunta na ulit tayo. Yan ang pinaka-information niya. So, my name, active, new membership, renew membership here. Kung gusto nyo mag-renew. So, i-click nyo lang yan at mag-open siya ng panibagong windows para dun sa online payment. So, ayan. Other information. So, ayan yung mga personal information natin. Email, passport number, phone number. At saka yung validity ng ating membership sa OWA. So akin, so yung sa akin, may time pa. Hindi pa siya expired. So ayan, latest information employment contract information, nandiyan yung pangalan ng employer ko, nandiyan yung job site kung saan ako naka-assign. So nandito ako sa Dubai, sa Arab Emirates. So ito naman sa payment history. So ayan. So first payment ko 2007, 2010, 2014, 17 at saka yung pinaka latest na 19. Yan yung pinaka history payment ko sa OWA. So diyan lahat nakalagay. Amount saka yung bayad center sa Region 11, Dubai, category land base. So diyan na lahat nakalagay sa payment history. So punta tayo sa beneficiary data. So nandiyan nakalagay yung beneficiary ko, yung anak ko, yung si Mrs. Andiyan. Kung gusto niyo rin na mag-add ng beneficiary, kung meron kayong mga bagong panganak na mga bata, of course, kumpletuhin niyo na yan at i-register niyo na. Tapos back ulit tayo. So doon sa pinakababa ng menu ay may na kayong benefits avail. So ako, nakakuha ko ng 10,000 one-time cash assistance from Dolly Acap. Na-release siya na process sa Region 11. Na-release siya noong May 7, 2020 last year. Kasi umuwi ako last year at na-stranded ako ng 4 na buwan. So nag-avail ako. So dito naman sa next menu ay yung e-card. Kasi meron din akong e-card. So yan ang QR code. Iisa lang yan na makikita doon sa card. So nakalink yan. Kung hindi pa kayo nagpalo ng video, panoorin mo dyan sa link sa taas. So dito naman tayo sa service. So ayan, ganun din, mayroon siyang health alert. Kung gusto nyo, mayroon kayong mga concern sa OWA. At saka sa program offer ng OWA, ay naku, napakarami. So mayroon dyan, mayroon dito mga disability benefits makukuha natin. Click mo lang yung inquiry. Kung gusto nyo mag-inquire, so meron din siyang mga death benefits. Meron kayong mga kumakuhang tulong mula sa OWA kapag ka-member kayo ng OWA active member. So meron din dyan Skilled Employment Scholarship Program. Of course, para sa ating mga seaman na mga kapatid. So mga seafarer, so gusto nyo mag-avail ng upgrading program. So mag-inquire lang kayo dyan. Piliin nyo yung selected na region na malapit sa inyong lugar. So, meron din tayo mga IT Information Program training. So, ito maganda. Education for Development Scholarship Program. So, kung may anak tayo na sinuwerte, na may kaalaman, na medyo smart, so free tayo mag-avail yan. At saka itong OFW Workers Enterprises Development,
So maganda rin itong benepisyo na to. Mag-apply kayo dyan, select nyo lang yan sa inquiry kung gusto nyo mag-inquire. At of course, itong OFW Dependent Scholarship Program. So sa mga kapatid natin na OFW na medyo mababa ang sahod, ang qualification po dyan is nasa 30,000 pesos pababa ang sahod na dapat sa mga OFW na mag-apply dyan. So syempre, kailangan smart din yung bata kasi may grado na mini-maintain. So yan, napakaraming program and services, no? So yung pinakahuli na menu ay para sa hotline, option menu. So meron dyan overseas hotline. Piliin nyo lang dyan kung saan kayo na-assign, na lugar o na bansa. Marami dyan. So sa akin, United Arab Emirates, Dubai. So dyan ako. So meron din siyang regional office kung gusto nyong mag-reach out sa regional office, lalo na dyan sa mga nag-a-avail ng Dolly Acap 10K Cash Assistance. So hanapin mo dyan yung mga contact numbers ng rehiyon. So sa akin, Dubai Arab Emirates. So yan ang contact hotline ng Dubai Polo Owa office. So yan, balik ulit tayo dito. So kung gusto nyo mag-log out, click nyo lang settings at i-click nyo yung log out para makalabas kayo sa pinaka-app ng OWA. So ayan na, nag-log out na tayo mga kabayan. So ayan mga ka-OFW, diba? Mas convenient if you use the internet facility wisely. Hindi natin kailangan na tumawag pa sa office ng OWA kasi minsan out of reach naman. So, pakishare na lang this video guys para malaman ng iba pa na mga kasamahan natin na OFW around the world. So, this is Daz from Daz Info TV. Ako'y magpapaalam muna mula dito sa Dubai. See you soon!